Oh, palakpakan naman kayo. Nakatuwa ka kayo dyan. Oh, tama na. Sumobra naman kayo. Thank you kahit pilit yung palakpak nyo. Welcome sa ating show, SMS. Ano ibig sabihin niya? Basa. Same old sec. Ayan. Ito po ang kauna-unahang comedy show dito sa Malacanang. Ha? Usually sa Congress ang comedy, ha? First time to. SMS. Ako po nga pala si Brad Pitt. At nais kong pong liwanagin na ang ating show ay pang matalino lang. Baka may nanonood dyan na bobo, lumipat na kayo ng channel. Hindi kayo mag-i-enjoy dito. Pang matalino lang ho ito. Alam nyo, pinatawag ako rito sa palasyo. Yung palasyo. Show pala. Palasyo. Nahuli nyo? Nahuli nyo? Palasyo? Ganyan ang mga pang matalino. Kala ini-explain pa sa inyo. Ang SMS, yan po, secretary po. Mag-i-interview tayo rito ng mga secretary. Isa-isa lang. Kasi pag marami, same o sex. Hindi pwede, dadami sila eh, ha? Puro secretary lang po. Walang under-sex. Yung mga under-secretaries, hindi rin pwede rito. Puro mga secretary lang. Helen? Raise the horse. Ah, sa the roof. Siya nga pala, meron tayong co-host mamaya at ang ating first secretary. Habang wala sila, power nap muna ako. Para hindi naman kayo maumay sa kagwapuhan ko. Ha? Ito na ang co-host ko, tatawagin ko dito sa SMS. Ha? Hindi ho MMS, ha? SMS. Say mo, sec. Ito po, napaka-sexy po. Napakaswerte nyo, nanonood kayo ngayon. Ito po, alien din po ito, pero sexy siya. Palakpang po natin, my co-host, Miss Diane Medina. Yeah! Hello, Diane. Napakaswerte ko naman. Ha? Ang gwapo mo naman today. Text mo, please pass. Hindi naman, ikaw nga. Eh. Lalo na yung outfit mo, terno yes. Pa nung ano, set. Sep, terno nga ako nung sofa, dapat dyan ako maupo eh. Ayaw mo ito mag-isa akin. Na, hindi, may request yung guest natin na sabi niya, magkatabi raw kayo eh. Pero syempre, gusto ko muna bumati. Hello bati sa mga nanonood sa atin ngayon lahat. And of course, sa ating mga audience dito sa studio. Yes! Yes, today, oh, no? And they look happy. Happy and mukhang matatalino. Oo. Diba? At syempre dito po sa Same O Sec, susubukin natin yung mga guests natin dito, no? Aalamin natin kung papasa ba ang yes. Ang performance sa kanilang mga department sa standards natin. Ayan, ah. And today, we will test them. It's time to test the man behind Tesla. Nahuli nyo? Test the man, Tesla. Ah. Siguro alam niyo na. He needs no introduction. So, we will not introduce him. we will just call him in. Palakpakan po natin, Tesla Secretary, Sec. Joel Villanueva. Thank you. Magandang araw, Diane. Magandang araw, Brad Pitt. At sa lahat po ng nanonood sa atin. All right, syempre marami tayong mga pag-uusapan. Syempre excited tayo malaman ng lahat ng programs and projects ng Tesla. Kaya naman, Brad Pitt, ikaw na mauna magtanong. Sa dami ng mga problema ng ating bansa ngayon, no? Sec, medyo seryoso to, ha? Okay. Ano ang pagkakapareho namin ng daddy mo? si Brother Ed. Alam mo, Brad Pitt,
gusto ko din tanungin sa'yo yan eh. Baka mamaya ikaw ang tatay ko, hindi si Brother Eddie eh. Oh. Gusto ko sanang tanungin yan. Pero ngayon tingin ko talagang hindi ikaw ang aking tatay. Ang pagkakaiba nyo siguro, si Brother Eddie kasi amen, ikaw alien. Alien. Siyempre, tanong na rin natin, Brad Pitt, kasi ka. Diba, sikat na sikat talaga ang Tesla dun sa commercial with Sarah Heronin. Wala ko ba kayo wala ganun commercial? Ganun, okay, kasi Sarah? Gusto namin sumama sana sa'yo pag may commercial MTV, ka. Gawa tayo. Alam nyo, hindi nauuso yun at hindi natin pwedeng gayahin yun kasi kung gagayahin natin, eh ngayon ho, panay ang kaso nyo, nasa ombudsman at saka nasa Santiago pa. Baka, oo, baka masama yun, pa tayo. Huwag natin gayahin yun. Huwag na, ha? Baka delikado. Sige. Pero syempre, umpisa, gusto ko rin malaman ito. Ang TESDA, kasi kilala to sa pagbibigay ng mga free education, vocation courses. Pero ang lead sa Kalaman, let's clear it out. Ano po bang difference ng technical courses sa vocational? Yung vocational, it's more of yung mga skills development. No? Yung carpentry, sample. Yung welding. Siguro pwede mong ganyan. But it falls under din yung sa technical. No? Yung technical kasi it's more of machines. No? Nandyan yung web development, yung automotive. So, iyan yung mga ilan sa mga sikat na kurso na ating ini-implement. Vocational sa yan. Sa, yung tech? Ang technical, it involves machines. Oh, no? Yung mga katulad niyan, yung mga web development, animation. Computer. Sikat na sikat yung animation. Mm-hmm. At mataas ang demand niya, no? Lalong-lalo na sa mga Filipino skilled workers. At alam mo ba, Brad Pitt, barista si Sek. Alam ko. Alam ko kasi nag-enroll siya sa TESDA mismo. Mm-hmm. Nag-aral siya ng bar. Barista. Barista. It's actually... Hindi bar, ano ka ba? Kumuha siya ng bar. Pero may bartending din po sa TESDA. Yun nga, hindi pa ako tapos eh. Tawa na ako, tumatawa. Pinagtatawanan niyo ako eh. Bartending. Yun nga. But I really took the course kasi I wanted to walk my talk. Gusto natin tanggalin kasi yung idea sa ating mga kababayan na ang tanging susi o paraan para magtagumpay sa buhay, dapat college graduate. Kamali po yun na pananaw, no? Yung TechVoc courses kasi na ngayon, pag ikaw ay nag-aral sa TechVoc course, eh ngayon ho, 65.3% ng ating mga graduates nakakakuha ng trabaho. Galing po tayo sa 28% no, nung nakaraang administration. So, ang laki ho ng posibilidad na pag ikaw ay skilled, ikaw ay may kaalaman at kasanayan. Mas mabilis ang trabaho. Mas better future. So, Sek, dito pumapasok na kahit hindi high school graduate, kayang-kayang pumasok sa TESDA at pwede sila mag-enroll any TESDA courses. Well, Dayan, about 85 to 90% of our courses in TESDA pwedeng pasukin ng mga not even high school graduates. No? At ito yung proud na proud tayo, kaya lagi natin sinasabi sa TESDA, may choice ka. Kasi kung gusto mong magkolehiyo, okay din naman. Kahit pag-graduate mo ng college, pwede kang bumalik. Kung gusto mo naman mag-abroad, pwede rin. Pwede ka mag-stay din dito. Kung gusto mong maging self-employed, pwede rin. Or wage-employed. So, yung choices nasa'yo. And if you take that choice, yung TechVoc courses, there are 20,000 programs ng TESDA at 245 training regulations na pwede nyo pong pagpilian. Dami pala. Okay. And not bago yan, pwede ka ba na imbitahan sa inuman sa amin? Ikaw ang mag... Ikaw ang barista. Ang barista is about coffee concoction. Coffee pala. Bartending naman, yun nga yung mixing of... Mixing of alcohol drinks. Okay ka ba talaga, Brad? may tanong din ako, kanina ko pa napapansin ano bang grado niyo? Walang grado yan. Sabi ko na eh. Walang grado yan. Prep pa lang yan. Kaya tingin din niya kakaiba. No. Ikaw, ano bang masasuggest mo sa kay Brad Pitt kung gusto niya mag-aral sa TESDA? Ano bang pwedeng-pwede sa kanya? Meron ba diyan yung mga nag-aaral ng mga vulkan? Yung mga vulcanizing? Tingin ko yung outfit mo, yung dating mo, pang beauty care ka. Beauty care? Mga makeup. Makeup artist, pag-aaral. Ano? Seryoso ka ba dyan? Sinasabi mo? Pero alam mo. Pambira. Kala ko magkaibigan tayo. Hindi. Kasi... Ikaw, hindi na kasi papasalod. Hindi, kasi kanina, nung nakahiga ka kanina, natarot ako kanina. Kasi kung hindi ka nakabangon, baka naubuan kita. Pero syempre, we've heard a lot of success stories ng mga TESDA graduates. Diyan pumapasok recently, nagkaroon kayo ng graduation ceremony sa Mandaluyong City kung saan ang daming TESDA graduates at nakakatuwa kasi... Gano'ng karami yun, Sek? Gano'ng karami pala madami yun, Sek? Madami po, no? Yung huling taon po na graduates natin, umabot po ng 1.8 million graduates. Wow! Gano'ng karami? Ano
lang ho is about 1.2 million, 1.4, pinakamataas. Tapos, yung, yung 1.8 na yun, ilan ang nakakuha ng trabaho? 60% ho, 65.3% ng buong kapuluan, no? But sir, if you ba't hindi pa sabihin? Kasi hindi ako magaling sa decimal, eh. Ba't kung ilan daw yung buong sa kada sampo, parang pito dun ang pito, nakakabuha ng trabaho tatlo sa kada lang, sampo. Unemployed na lang. Yeah, marami din. Yes, ang nakakatuwa, Brad Pitt, Diane, yung ilang sector, no, like for instance sa IT BPM, yung huling record nila is 70.9% ang na-employ. So yung dating programa natin na 65,000 graduates, 45,000 plus ang na-employ. Ayun. And doon naman sa semiconductor and electronic sector, about 91.43% yung huling record nila. Doon sa 91% na yun, ilan ang nasisante? Dapat inaano nyo rin. Hindi. O, ilan yung natanggal? Kasi, ibig sabihin, di ba? Ang sinusukat natin talaga yung nakukuhang trabaho. At ang kagandahan naman, nakakausap natin yung mga empleyado sa buong Pilipinas. Ayun. Meron tayong ginawang employer satisfaction survey. Ayan. We surveyed about 5,500 plus companies all over the country. Positive. 86% of them, a whopping 86%, sabi nila, they are very satisfied with TESDA graduates, with TechVo graduates. Kaya very happy tayo dahil ang kliyente natin hindi lang yung mga nag-aaral sa TESDA, kundi yung mga kumpanya na kumukuha din po sa kanila. Sek, baka sabihin, sinasabi nyo lang yan. Meron tayong video ngayon ng mga testimonial. May mga proof naman na dala si Sek. May mga testimonies tayo rito ng mga galing dyan sa TESDA. Opo. Ito, panoorin natin sa ating... Ba't putol-putol yung... Bata pa lang ako, I really want to be on stage. Alam mo yun, nakakatawang mang isipin, pero gusto ko talaga maging artista. Gusto ko pinapanood, gusto ko pinapalakbakan, gusto ko nagpe-perform. Digit sa lahat, gusto ko talaga involve ako sa lahat ng events. Gusto kong alamin kung paano ba magpalakad, paano ba magpatakbo ng isang event from the crew, sa backstage, at saka yung show mismo. Anong role ba sa isang event, pwede ako. Nung college, City Scholar ako. Alam mo, ang dami kong pangarap, ang dami kong gustong marating. Pero wala kami sapat na pera eh, kaya nag-try ako sa TESDA. At doon ko napatunayan na tama nga pala sa TESDA may choice ka. Alam mo yun, ang daming opportunity na pwede nilang buksan para sa isang simpleng mamamayan. Kaya nag-enroll ako ng finishing course for call center agent dahil alam ko makakatulong ito. Magkakaroon sila ng events management, so nag-enroll agad ako, nag-training. Fortunately naman, nakapasa ako sa assessment at isa ako sa unang-unang holder ng National Certificate Level 3 for Events Management sa Oriental Mindoro. Through TESDA, nakita ko na malaking possibility na yung dream ko maging reality. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Provincial Government of Oriental Mindoro sa office ni Governor Juan Sumali as Executive Assistant 2 for Special Event. Sa kayo na, ito nakikita ko, ito pinakamagaling na host ngayon dito sa atin sa Mindoro. Thankful ako kasi ang dami kong rackets. Newscaster ako sa Tamaro Vision Network, meron din akong live talk show every Saturday, at every week, lagi akong kinukuha as event organizer slash host. Pinaka-breakthrough ko talaga ay makapag-host, makapag-organize ako for 6 consecutive years sa most prestigious, most watched, most anticipated beauty pageant dito sa atin. Yun nga yung Miss Oriental Mindoro. I have come to like his capacity to host the show because he can bring life to the show. We invited him to host the talent competition of the Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated. We have seen his capacity to organize the event. So the whole show, from planning, to blocking, to stage designs, to choreography. Miss Oriental Mindoro Beauty Pageant is a great avenue for young Mindoroenias to showcase their beauty, talents, and intelligence. 4 years ko nang organize yung events. So nalang to yung Vice Governor ko, Max Plosa is the name of my office. When you say Max Plosa, he's the man with quality, he's the man of perfection. 3 years, 5 years from now, tuloy-tuloy lang ako sa pag-organize at pag-host ng events. Malakas ang aking paniniwala na malayong-malayo pang mararating ko. Dahil naniniwala ako na pag-graduate ka ng TESDA, may mararating ka. Nagsimula ako sa pangarap, naging gabay ko ang TESDA. When you are with Max Plosa, you are assured there is quality and perfection. Ako si Maximo Plosa Jr., tatak TESDA. We'll be right back.
ayan nga, na-meet ko siya no, nung nakaraang Tatak Test na video making contest. Isa po siya sa marami o daang-daan libong mga graduates ng Tesla na mabuti magandang ang course story. Pala niya events management. Yes, yes, wow. Meron din po tayo sa Tesla niya. Mabuti, Sik, medyo meron ganun. Kanina, hindi ako masyadong niniwala sa'yo. Buti may kailangan proof may na dala. Siyempre, iba ako, hindi ka basta-basta maniniwala sa pero Brad Pitt, marami tayo. Gawa-gawa lang. Marami tayo niyan, marami tayo niyan. Pero, Sek, gusto natin malaman, no, yung mga different courses, ano po ba yung pinaka-in-demand? Yeah. Well, magandang katanong ngayon. Alam niyo, yung kegs dinevelop ng Dole at ng NEDA. Ano yung kegs? Yung key employment generation sector. So, tinignan po natin kegs. In the next 3, 5 years, 7 years, ano ba itong mga sector na ito na in demand and at the same time, hindi basta-basta mawawala. Isa-isa po dyan, yung agribusiness sector, no? Yung agricultural courses. And then, nandyan yung IT-BPM, nandyan po yung BPO sector, nandyan po yung call center agents, animation, creative offices. Nandyan po yung health information office o mas kilala natin bilang yung mga medical transcriptionists natin dito sa bansa. Just recently, ang America, yung healthcare nila, you're looking at additional 34 million clients. So, ang taas po ng demand para po dyan. At your own pace, at your own time. Brad Pitt, nandun ka lang sa bahay mo, nag-transcribe ka, kumikita ka. Internet, kailangan mo dyan. Yes, yes. Oho. So, may mga kumpanya po na kumukuha sa kanila. No? And then at the same time, nandyan din po yung tourism sector. Ang taas po ng demand dyan. Yung mga nagmamasahista, tour guiding, etc. Nandyan din po kasama yung pagiging barista, bartending, etc. And then yung construction, ang taas po ng demand sa mga pipe fitters, sa mga electricians, yung binanggit ko kanina, yung plumbing, yung pong heavy equipment operators, lalo ko sa Middle Eastern countries, ang taas po ng mga demand dyan. And then yung ngayon booming sa ating bansa, yung manufacturing, yung semiconductor and electronics sector. In fact, just recently, they posted nga 91.43% employment rate. Mm-hmm. At ang ganda po ng development na nangyayari ngayon sa ating ekonomiya at lalong-lalo na dito sa industriya ng semiconductor and electronic sector. Pero syempre, gusto rin natin malaman na nasabi natin yung mga traditional courses para dun sa mga kababayan natin na hindi kayang traditional courses, we also have online courses. Oh, definitely. Naku, buti. Dayan, nabanggit mo yan, no? Alam niyo, online. Sa mas maganda. Pwedeng-pwede ka. Yes. Pwede ko niya. Meron akong piso net. Oo. Yes. Piso-piso nilalaglag. Hindi mo alam yun. Alam ko yun. Oo, piso net. Alam ko yun. Pero ang kagandahan nito, Brad Pitt, at your own pace, at your own time, yung mga OFWs natin, pwede silang mag-log on to www.tesla.gov.ph. Ayun, listahan nga natin dito yan. www.tesla.gov.ph. Doon po sa right side, bottom part, may Tesla online program. Right now, there are about 15 courses available. Wow. Ano yan? Ano yan? Nandyan po, for example, yung cellphone repair. Nandyan po yung waitering. Nandyan po yung pinakasikat po dyan, yung computer hardware servicing. Meron po tayo. Meron ba kayong yung course sa yung mga bouncer sa sa beer house, sa beer house? Meron akong kilala kasi. Alam nyo, right now there are about 230,000 registered users, meaning naka-enroll po sila. Oh? May user 'yan? Baka ma-rate. Oy, ibang user ibang 'yan. Iba naman 'yung sinasabi mo. User ng enrolled sa online. Mabuti nang nililinaw. Nililino natin lahat. Ikukuwento ko lang kasi yung si Lizelle Claveria underwent this program sa online. Ano kinuha niya? Yung computer hardware servicing NC2. Nung matapos niya, nagpa-assess siya. Ma-assess siya, na-certified siya. Nag-apply siya ng trabaho sa Singapore. Right away, nakuha po siya. At ngayon, nandun siya, nagtatrabaho. So, gaano matagal yun? It depends, no? Online kasi, at your own time. Alam mo, magandang naitanong mo yan yung gaano katagal. Kasi ang Tesla po is a competency-based. Ako nakadalawa na. Good question. Ikaw isa pa lang. Ako isa pa lang. Pero, buti na itanong ko. Oo, buti. Pero, nakaisa ako. Pero natutuwa talaga ako sa grado. Pero di ba, since vocational courses, usually 2-year courses lang yung mga yan. Usually, no? But again, ang ganda nung tanong na yun kasi TESDA is a competency-based agency. Ibig sabihin, kahit na sinabi namin, ang welding, for example, 6 months yan. Mm-hmm. In the 5th month na nag-aaral ka, tingin mo kaya mo nang ipasa yung assessment. Pwede ka nang mag-undergo ng assessment. At pag napasa mo to, pwede ka nang i-certify. For example, Brad Pitt, kung ikaw ay nagda-drive ng bus for 15 years, at sabi mo, gusto kong magkaroon ng certification ng TESDA.
You don't need to undergo, kung tingin mo, kaya mo na. You don't need to undergo formal experience education. Experience. Yes. So, magte-take ka ng assessment. Pag napasa mo yun, bibigyan ka namin ng certification, no? Na test the certified ka. Ngayon, kung hindi mo naman naipasa, makikita po doon kung anong field ka mahina at ano yung dapat mong i-work on. At dyan pumapasok yung career guidance program ng TESDA. Yes. Dahil usually, alam mo Brad Pitt, ang pinaka-problema kasi kalimitan dito, lalo na ng mga fresh grads natin, is job mismatch. Yes. So, kailangan i-guide sila. High school pa lang siguro sila para alam na nila which course to take. Diba? Kasi usually yan yung nagiging problem. Tama ka, Dayan. At gusto natin hindi masayang yung pondo ng ating pamahalaan. So, kung kukuha ka ng scholarship program, bibigyan ka ng scholarship ng pamahalaan, gusto nating sukatin, ikaw ba ay sapak o swak dito sa kurso na gusto mo? For example, kung ikaw ay 50 years of age na, eh gusto mo eh mag-heavy equipment operator. Hindi, so, hindi naman hindi yata practical. Pwede yan. No? So, sa profiling, makikita po yan. Kung ikaw ay gustong maging web developer, pwede. Hindi ka naman pala kahit na ano, wala kang alam totally sa computer, hindi ka po papasa sa profiling. So, gusto natin masiguro na kada piso na ginagastos ng gobyerno ay may mapupuntahan, sulit at may outcome. Ito, alright, ito, pero... ito, may tanong lang ako. Ha? Kunyari, maraming gustong mag-enroll. Gano'ng karami yan at saan-saan yung mga eskwela na yan? Kunyari, taga Mindanao ako, gusto kong pumasok sa TESDA. Alam mo, Brad Pitt, ang TESDA ay may offices in all provinces of this country. Meron po tayong directly being supervised na 125 schools. At meron po tayong chine-check natin yung quality education ng mga TechVox schools all over the country. And you're looking at 4,500 plus schools o yung TVIs na tinatawag. Dayan. So ito'y napaka-dami nito, no, all over the country. At gusto natin ipakita sa ating mga kababayan na yun nga, yung quality training program na yan, binabantayan po natin. At siguro kung there's one thing na I wanted to share at ipagmalaki, ang TESDA po ang kauna-unahang agency ng ating education sector at certifying body na maging ISO certified o yung International Standards Office certification, nakuha po natin yan. Ano bang ibig sabihin ano po ibig nito? Dati ho, pag nag-apply yung ikaw na rin nagtanong, no? Kasi sige, alam ko nung tatanong mo eh, dahil alam ko magaling ka eh. Nabasa mo yung isip. Tatanong ko yung ISO. Nabasa ko ulit dahil sa grado ng salamin mo. Ang ganda galing talaga mo talaga, si. Okay, sige. So, okay. Yung difference, no, yung sa ISO certification, kunyari may isang nag-apply na graduate ng TESDA ng heavy equipment operator sa Monarch o sa Caterpillar Company. Dati, kailangan may 5 years experience ka. So matagal. Oo. So hindi siya makaka-apply agad. Ngayon, because of the ISO certification ng TESDA, sinasaluduhan ito ng mga kumpanya, yung mere national certificate ng TESDA is already a passport for employment. Wini-waive po nila yung 5 years experience. So, ang laking bagay po nito, yung goodwill na nakukuha ng ating mga mid-level workforce. Alright. Siguro mamaya babalikan natin about sa TESDA certification. Ha? So, ito naman, ngayon naman panoorin po natin ang tanong ng mga kababayan natin para kay Sek sa tanong ni Boss. Nagagamit po ba ang TESDA certificate sa ibang bansa? Totoo po yan, lalo na po ngayon na ISO certified ang TESDA, kinikilala po at sinasaluduhan sa apat na sulok ng daigdig. Kaya nga po lagi nating sinasabi, yung tatak TESDA, tatak world class skilled workers. Ito po yung nagiging passport not only for employment, kung ikaw ay employed na, nagiging basis din po ito para bigyan ka ng mas mataas na sweldo at nagiging basis for promotion din po. Yung mga graduate nyo, paano nyo ba matutulungan para makapagtrabaho? Sa bawat TESDA offices and centers natin all over the country, sa bawat probinsya, meron po tayong tinatawag na blue desk. Yung mga graduates po natin, nililista po natin doon at tayo na ho ang nagiging ahente nila sa mga kumpanya. Pero sa totoo lang po, ngayon pong administrasyon ni Pangulong Noynoy, nagiging takbuhan na po ng mga kumpanya ang TESDA para kumuha ng mga world-class skilled workers. In fact, yung mga centers po natin, hindi pa ho tapos na mag-aral. For example, yung TESDA Women's Center dito sa Taguig, tatlong sunod-sunod na po na terms o na semester na hindi pa ho tapos mag-aral, may mga kumpanya na nanaroon at kinukuha na sila at hindi pa man gumagraduate, meron na silang pupuntahan na kumpanya. Paano ko malalaman na totoo ba na accredited ng TESDA ang isang eskwelahan?
Well, importante po na sa bawat eskwelahan, i-check nyo po yung COPR, or Certificate of Program Registration. May numero po yan na po pwede nyo i-check sa website para masiguro nyo po na ang eskwelahan na yan ay certified school o accredited ng TESDA. Otherwise, so, sana po i-report nyo po sa amin na ma-ensure natin na yung quality TechVoc programs ay naipapatupad ng ating mga eskwelahan. Nasagot nyo lahat yung ano. Kinabahan ako sa inyo. Kayang-kaya nyo. Akala ko, Brad Pitt, nakatulog ka na eh. Hindi. Nasiyahan ako dahil maraming natutulungan talaga itong TESDA eh. Sana mas marami pa tayong ma-engganyo katulad nitong mga taga... We encourage all the students, oh, yung mga youth na ano. La Consolacion, ang mahal dyan, lipat na kayo sa TESDA. Andain yung baon, no? Pag nasa TESDA kayo. Eh, may mga pambabaeng bagay rito na mga courses? Beauty care. Oh, yeah, pwede kayo ron, oh. Ito, oh. Commercial cooking. Oh, yun. Mm-hmm. Kasi they also have mga TESDA scholarships, di ba? Pwede silang mag, ano, pwede silang mag-apply. Yes. Ayan. At alam nyo, Brad Pitt, Dayan, marami ngayon ng mga hard skills program na dinodominate ng mga kababaihan. Mm-hmm. Yung lady welders natin, talagang mas in demand pa sila kaysa sa mga kalalakihan. Yung mga automotive technicians, marami na rin ang nakakakuha ng magandang trabaho at mataas na posisyon no, bilang automotive mechanic. Tama ba ako, Sek? Nag-iisip ako eh, bakit maraming kailangan ganyan? Alam mo, ang mga Pilipino, Dayan, masisipag tayo. Oo, hardworking. Eh sila, tamad sila, ayaw nila ng mga trabaho na gaganun. Eh tayo, gusto natin yun eh. So, kailangan lang pag-aralan. Alright, pero ito naman, sa susunod nating segment na Kosek, napakadali lang. Magpapakita lang po kami ng mga pictures sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay magbibigay kayo ng advice sa mga pictures na makikita nyo at magre-recommend kayo ng mga services na TESDA na pwede sa kanila. Ready ka na ba, Sek? Ready na. Ready, Sek, go! O si Idol Manny Pacquiao, siguro ang maipapayo natin sa kanya, importante na skilled ka at meron kang ibang, may fallback position ka, no? Kasi hindi habang buhay, boksingero ka. Ang daming programs ng TESDA. Again, 20,000 programs, 245 training regulations. At kung meron na kaming training regulation about singing, eh, sasabihan kita, na? Idol wala Manny. Singing. Wala pang singing. Wala pa. Oh, si Daniel. Of course, idol din natin yan. May movie siya, yung Date with the Gangster. Siguro yun ang ipapayo ko sa kanya. Tigilan na natin yung pag-isip ng gangster, no? At mag-isip gangster tayo ng pagiging isang TESDA specialista para hindi lang umunlad at magkatrabaho ka, may magandang kinabukasan ka na, makakatulong ka pa sa ating bayan. Oh, si Iron Man, siyempre, ang i-re-recommenda natin dyan. Yung S-MAW, yung G-MAW, ano yun? Yung Shielded Metal Arc Welding. Yung robotics, gas tank at robotics. Pwede, no? Para mas marami siyang magawa at maimbento at nang masiguro at natin maprotektahan niya. At animation, pwede siya sa animation din. Oh, alam niyo ba yung mismong Iron Man, ang daming mga Filipino animators na nandiyan, na sila, sila ang part niyang movie na yan. Oo. Pati Frozen, yung sikat na movie. Madami. Ganun kagaling ang Pinoy, no? So, whether you talk about Warner Brothers, Walt Disney, talaga yung mga animators natin, most sought after yan na animators sa buong mundo. Sek, yung mga estudyante natin dito sa from La Consolacion, may mga tanong ata sila na gusto nila. Ako po si Carlo Ramos. Magandang araw po, Secretary. Ire-recommend niyo po ba ang TESDA sa freshly college graduate? Well, alam mo, kung titignan natin yung mga data natin itong mga nakaraang taon, nakakalungkot man isipin, the past 2 years, 20% of our graduates are college graduates. And then last year, 18%. Maaring bumaba, but the number of individuals grew. Ibig sabihin, third year college na hindi na tinapos yung kolehiyo at pumunta sa TechVoc sector. Bakit? Kasi tinitingnan nila mukhang sa TechVoc sector mas mataas yung demand for this particular courses, etc. So, ang payo ko, whether you take college or TechVoc courses, importante yung outcome, may outcome kang pupuntahan pag gumraduate ka. At importante kanina yung binanggit natin na napag-usapan yung key employment generation sectors, yung sa agribusiness, sa ITBPM, sa tourism, sa construction, ito yung mga pinagpo-focusan natin na nakikita natin in the next few years, hindi siya mawawala at in demand pa rin siya.
Thank you po. Oh, Carlo, may tanong ka pa? Wala na po. Mabuti naman kasi isa-isa lang eh. Yung iba naman para mapagbigyan lahat. May tanong. Ito from La Consolacion. Ano pangalan mo? Joyce po. Joyce, hello. Hi, Joyce. May tanong ka kayo, Sek? Magandang araw po, Sek. Tatanong ko lang po kung tumatanggap po kayo ng fresh grad ng high school. Ay, magandang katanungan yan. Kasi kahit nga hindi ka gumraduate ng high school, about 85% to 90% ng ating mga kurso, pupwede mong buhalin, no? Kahit hindi ka high school graduate. Importante lang siguro yung gusto nating laging pinapabatid sa ating mga kababayan. Meron ka talagang masidhing pagnanais para magtagumpay at talagang matuto, no? At gustong mag-aaral. Kasi yan yung mantra natin talaga, no? Yun yung laging binibili ng ating Pangulong Noynoy, yung inclusive growth at importante yung access. When it comes to access, gusto ko rin idagdag na tayo ngayong taon na ito, meron tayong step o yung special training for employment program na if you can't go to TESDA, TESDA goes to you. Ayan, kanina napag-usapan natin yung sa internet, di ba, yung online program. Ito ho, iba pa po ito. Community-based naman po ito. Paglabas mo ng iyong bahay, dun sa mga basketball courts, sa iyong barangay hall, pwede nang ituro yung mga programa, the same training program sa mga eskwelahan. At ang kagandahan po dito, pagkatapos ng training program, bibigyan ka ng starter kits o toolkits na magagamit mo para ikaw ay makapagsimula at magkaroon ng sariling negosyo. At Sek, may certificate rin po itong mga ito. Definitely po. Lahat po ng scholarship program natin ngayon, magmula nung pagpasok ng Administrasyong Aquino, kasama na po lagi sa scholarship yung tinatawag na assessment and certification. So, embedded po dyan yon. So, napakaganda kasi ito, nagre-reach out sila sa mga communities, tapos doon kinoconduct yung mga seminars, trainings, and programs, mga courses na po pwede sa kanila. Ayun yung pupunta sa amin, ha? Kami pupunta dyan. Yes. Ganun nangyari, para turuan kayo. Maganda. Ganun. Kaya siguro yung gusto natin ipabatid, wala nang rason ng ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kabataan, na maging tambay at hindi magtagumpay sa buhay. That's dahil right. Ang ating pamahalaan ay hindi tumitigil ng kaiisip, kagagawa at kalilikha ng mga bagay at programa na makakatulong para iangat ang kanilang buhay at makuha nila, makamta nila yung kanilang mga pangarap. May tanong pa? Yes. Ako po si Risa Villamor. Ang tanong ko po, ano po yung naging epekto ng K-12 sa TESDA po? Ay, magandang katanungan po yan. Ang K-12 po ay isa sa mga breakthroughs na ating nararanasan ngayon, no? Dahil yung education system natin, na matagal nang pinapangarap ng mga educators natin na maipasa po yan. And at the same time, pinirmahan po ng Pangulong Noynoy yung Executive Order on Creation of Philippine Qualifications Framework. Ito pong Philippine Qualifications Framework ang magbabago, mag-harmonize ng gusto sa ating education curriculum. Mula po sa Department of Education to TESDA hanggang CHED. Dadating po ang araw na, kunyari, yung isang tricycle driver na nag-aral ng small engine repair at nagtayo po siya ng mechanic shop sa kanyang lugar after 5 years. And then he realized, I wanted to be an engineer. Pagpunta po niya sa university, madali nang masusukat yung transfer credits at sasabihin siguro ng university, o 2 o 3 taon ka lang kasi makikredit na yung kinuha niya sa TESDA, yung work experience niya, at higit sa lahat, nasusukat po ito. At ang kagandahan po nito, yung international alignment. Makikita po ito kahit pumunta siya sa ibang bansa, i-re-recognize ito ng ibang bansa. Alright, pero syempre, after ng mga katanungan natin sa ating mga live audience ngayon, marami pa tayong mga pag-uusapan, syempre, sa pagbabalik ng Say Mo Sek. SMS! Let's talk about Sek! Mga kaibigan, ito po, tinitingnan yung ganyan. Isa pong athlete po yan. National, hindi athlete po to. National team po. Okay, Sek, salamat. Yabangan mo ako ng konti dyan sa mga, ano mo naman, mga sports side. Naglaro tayo ng Tigers, 95. Champion kayo nun. Champion ko kami sa UAP. Ayun, tapos nung 95 po, I represented the country. Saan niya? Anong team niya? 94 po yung SIBA, Southeast Asia. Southeast Asian Games. Po yun. Yung 95 yung inter-university sa Taiwan naman. Taiwan. Po. Ano? Ito, Sek, medyo seryoso to, ha? Kaya seryoso na talaga to, ha? Proudest moment sa buhay mo?
Siguro yung as a human being, yung finally nagkaroon ako ng sariling baby, no? Kasi for 7-8 years, sinasabihan ako ng mga doctors dito sa Pilipinas, sa abroad, na hindi na daw ako magkakaanak. Oh. Tapos nagkaroon ng miracle baby. Wow. Inaanak nga ni Mayor De Leon. Oh, ni Lois. Ni Lois. Siguro ko yung Lois. Hindi yung pantalon, ha? Lois yun. Ito, Lois. Yung Lois, masasabi ko yung time na patuloy akong impeach ng impeach sa dating Pangulo. Congressman ka noon. Tapos, nawala na yung mga kasamahan ko sa Kongreso. Naging senador na sila. Yes. Sila Senator Cayetano, Senator Escudero, pati si Senator, dating Senator Noynoy Aquino. Yun na. Parang feeling ko, parang lowest point nung ano ko noon. No? Nag-iisa ka na lang halos na nagpa-file ng impeachment. Sino press mo sa mga ano? Okay na yun. Si Dayan, si Dayan. Ayan, nagbabalik po tayo rito sa SMS, ang pinakabagong show sa buong mundo. Ito po, umpisa namin. Dito pa rin si Secretary. Still have Secretary Joel Villanueva ng PESDA. At Brad Pitt, meron kang katanungan sa kanya. Hindi, check si Dayan. Ikaw lang, huwag tanong. Si Dayan, very intelligent. Iba yung katanungan. Sige na nga. Marami kang tanong eh. May makukulong daw eh. Ito, bahala na to, Asek, ha, tulungan mo ako. Ano pong kinalaman ninyo dito sa Tibet? Tibet. Hindi ba yung part ng China? Tibet? Tibet? Ala! Tibet? Alam mo, Tibet yan. Yan walang yung takutan. Tibet, Tibet, Tibet. Ano ba yun? Technical Vocational Education and Training. Yun. Yan po yung word na, yung short for tech book yan, na kinikilala sa international communities. Ayun, so, Tibet. So, sec, i-clear lang natin sa mga viewers natin, Tibet and Tivok, pareho lang sila. It's just that sa Tibet, ito yung pang-international na term. Mm-hmm. Yung technical, vocational, education, and training. So, isang sektor yan na ang nangangalaga ay Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. And of course, kung kanina napag-usapan na natin yung mga career opportunities ng mga TESDA graduates natin, pinag-usapan na rin natin yung mga TESDA programs, kakamusta naman natin yung mga enrollees natin. Sek, kamusta sila? Ayan. Ano pong status? At bakit mas lumalawak at lumalaki yung mga enrollees natin? Well, isa sa dahilan, siguro dahil ang Pangulong Noynoy Aquino natin ang parang naging ambassador ng TESDA, no, ipinagmamalaki niya at binrake niya yung stigma na pag techvoc ka, may word na techvoc ka lang, nawala na yung lang. Imperial, parang imperial. So, yun, tumaas po by leaps and bounds. Right now, ang graduates natin is 1.8 million. So, we're expecting more dahil even our budget significantly increased, no, yung scholarship, for instance, ng Training for Work Scholarship Program. Magkano, Sek? From 700 million, dinoble ngayon ni Pangulong Noynoy ng 1.4 billion. Ang laki. Mm-hmm. Kaya naman, kanina napag-usapan na natin yung online courses, pero Sek, may mga may idadagdag pa po ba kayo when it comes to online portal ng TESDA? Well, siguro yung may dadagdag ko, no, by the end of August, gusto natin na kahit hindi ka naka-connect sa internet, may mga madadownload ka na courses na pupwede mong dalhin pag nasa daan ka, kahit walang wifi, anytime, no? Pwede kang makakapag-aral. So, yan po yung plano natin before the end of August. Tapos, every year po, we wanted to add more courses. Right now, there are 15 courses for free. Next year, gusto namin another 15 courses. Wow! Ayan, ha? May impression ng mga tao, Sek, na physical ang klase ng trabaho na pag sa test na ka nag-aral. Totoo ba yun? Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat, opo. Katulad mo, yung beauty and brains, siguro. Yung ba talaga gusto mo? Kasi alam ko doon ka napupunta eh. So, ganun ba? Marami ho, no, napakaganda ho kasi siguro yung bottom line lang eh, sana makita ng ating mga kababayan na napakadami yung opportunities na binabahagi ang ating pamahalaan para ikaw ay magtagumpay at maabot mo yung iyong pangarap. Kung kanina, Brad Pitt, Sek, na nakilala natin si Maximo Closa, events management graduate ng TESDA, ito naman kikilalanin natin si Mark Escora. Oy, ano yan? Oo, syempre naku, mamaya aalamin natin ang lahat ng patungkol sa kanya sa pagbabalik ng Say Mo, Sek. I was born poor. Worst, I'm a person with disability. I live in a squatter's area. My father is a jeepney driver, and I have 5 siblings. This is my journey. Growing up was a challenge for me.
I experience a lot of social discrimination because of my being handicapped. Kay piang ko, kay may polio ko. I was bullied by my classmates and friends, and because of poverty, I started working at the age of 12. Despite of all the challenges I've been through, I never stopped dreaming. I needed dedication to be successful in life. I did everything to finish high school. I did a lot of odd jobs, like being a barker in a side street. Okay, naligtad. Okay, saka na. Ay, naligtad, ay. For my family and help my parents support my other siblings and their education. Being a high school graduate, it's really hard for me to get a decent job. So I did an online application at Panasiatic Solutions, but sad to say, I failed because I'm just a high school graduate. One day, I heard about TESDA's training program for call center agents in partnership with the Negros Occidental Language and Information Technology. Without any doubt, I went to Nolitzi, where I was given an assessment, and luckily, I passed and qualified for the finishing course for call center agents under the Training for Work Scholarship Program of TESDA. Nolitzi is a training center operated by the provincial government of Negros Occidental that provides opportunities for high school graduates and out-of-school youth like me who would want to be a call center agent. At Nolitzi, I was given the opportunity to empower myself, to have self-confidence, and learn the necessary skills to get a job in a BPO company. After completing my 100 hours test course at Nolitzi in November 2012, I applied at Panasiatic, where I was hired as a call center agent. It was a top challenge for me to be an agent at Panasiatic, but I was never discriminated. I was accepted for who I am. After a year, I was promoted as escalation supervisor, and I did not think I made it this far. I'm now happy with my job at Panasiatic. Salamat sa TESDA and the province of Negros Occidental, also with Nolitzi for giving me hope and empowering me to get a stable job, help my family, and build a career on the BPO. Is Jose Mark Escora. Tatak TESDA. Alam mo, Brad Pitt, Dayan, na-meet ko mismo itong si Mark Escora and talagang very heartwarming yung storya ng buhay niya. Imagine, at the age of 12, isa siyang jeepney barker, tapos ngayon, isang supervisor o manager sa isang BPO company. Kaya saludo tayo sa kanya, despite the fact na may polio siya, no, na pinanganak at hindi naging hadlang ito. And siguro ito yung sumasalamin dun sa mga programa ng TESDA, no? Walang pinipiling edad, ikaw ay PWD man, ikaw ay senior citizen man, ikaw ay miyembro ng kababaihan at gusto mo ng hard skills program patulad ng welding, automotive, pupwede po. Talagang, welcome lahat. Ang choice talaga nasa iyong kamay. At syempre para sa akin, alam mo Brad Pitt, sec, no? Kapag pinanganak ka na mahirap, hindi yun rason para sabihin mo na hindi ka umaangat. Ayan. Kasi there are so many ways kung paano mo maiaangat at maiaho ng buhay mo sa kahirapan, lalo na yung mga binibigay na programa ngayon ng ating pamahalaan, lalo na ang TESDA. Yes, I agree. Kaya kung mahirap ka, kasalanan mo yun. Kasi maraming opportunity para improve mo ang sarili mo. Alright, sigur, before we end our interview today, Sec, do you have any message to our viewers? Well, isang napakalaking karangalan ang makasama ka, Brad Pitt at Dayan, dito sa Say Mo, Sec. And dun sa ating mga televiewers, gusto ko lamang pong ulitin yung sinabi ko kanina na hindi ho tumitigil ang ating pamahalaan, lalo na ang Administrasyong Aquino, ang TESDA po, panay gawa po kami likha ng pamamaraan kung paano nyo pang mapapakinabangan ang ating mga programa, paano nyo pang ma-access, paano pa namin mapapabuti ang mga serbisyo na ibinibigay po namin sa inyo. So sana po huwag nyong kalimutan yung pong number na ito, 887-7777. Kung meron pong kayong katanungan, pwede rin po kayong mag-Facebook, Twitter, TESDA.gov.ph at
I-type niyo lang ako, kahit yung Joel Villanueva, kung may mga tanong po kayo, isasagutin po natin yan. 24/7, sumasagot din po tayo. Alright, yeah. Thank you so much for joining us. Salamat. Secretary Joel Villanueva ng TESDA. At yan po, nagtatapos ang isang oras natin pagsasama ng punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Siyempre, samahan niyo po kami muli bukas. Same time, same channel. Maraming salamat. Ako po si Diane Medina. Ako po si Brad Pitt. Alien. SMS. Same mo, thank you. Maraming salamat. Consolacion Student.